Niyanig ng magnitude 5.4 na lindol ang Ilocos Norte at ilang kalapit probinsya kaninang tanghali. Pinag-iingat pa rin ang mga residente sa posibleng aftershocks. Ating saksihan! Labas! Nagtakbuhan palabas ang mga bata kasamang isang babae na nasa isang pet store sa gitna ng pagtama ng 5.4 magnitude na lindol sa Pagudpud, Ilocos Norte, bandang alas 12 ng tanghali kanina. Sa lakas ng pagyanig, natapon na ang tubig sa loob ng ilang aquarium. Ramdam din ang lindol sa bayan ng Sarat kung saan nagbagsakan ang mga bato mula sa pader ng Santa Monica Church. Dalawang imahe ng santo ang natumbaroon. Ayon sa caretaker ng simbahan, naglilinis sila nang maramdaman ang pag-uga ng lupa. Wala naman daw nasaktan. Mga bricks na hulog doon sa taas. Yung mga dustpan, mga timba, tinamaan ng mga bricks na durog. Naglabasan din ang mga empleyado sa Kapitolyo ng Ilocos Norte. Ganyan din ang sitwasyon sa Lawag City Hall. Nag-inspeksyon na sa mga gusali ang Lawag City DRRMO. May ilang nakaramdam ng hilo at takot dahil sa pagyanig. So far, po naman wala pang reported damages or monitored. We're ongoing kasi yung assessment ng mga agencies. Naramdaman din sa ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region ang pagyanig. Tulad sa Baguio City, kung saan kinansila ng isang universidad ang pasok ng mga empleyado at estudyante. Ayon sa Fibox, naitala ang epicenter ng lindol sa Pagudpud, Ilocos Norte. Tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 30 kilometro. Naramdaman din ang pagyanig hanggang sa mga karating na probinsya tulad ng Abra, Ilocos Sur, Isabela at Cagayan. May 4 na naitalang aftershocks base sa huling datos kaninang alas 4 ng hapon. Pinag-iingat pa ang mga residente sa mga apektadong lugar sa posibilidad ng dagdag na aftershock. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.